Hello guys! Welcome back to my channel. At for today's video, magagawa ulit tayo ng DIY at ito naman ang ating papalitan. So, regarding sa motorcycle naman ang ating gagawin ngayong araw. So guys, samahan nyo ako nung papalit tayo ng brake pads. So, naramdaman ko na kasi yung kanyang preno ay mahina na. So, sinilip ko yung brake pads na manipis na. So, paano ba silipin yun? Ganito lang guys. So, baliktad ko lang guys yung camera ha. So guys, andito to, no? So ito yung aking Vega Force 2010 model. So padalawang beses ko pa lang to papalitan. So makikita natin to kung manipis na yung preno niya dito. Yan yung brake pads niya. Ito ha. Kita lang natin ng ayos. Yan. Kita ba guys, yan. Yan, sobrang nipis na niyan. Ito to, yan. So kailangan talaga siyang palitan. Ito naman yung ating ipapalit guys. Ito. So nabili ko siya worth 80 pesos sa isa dito sa mga kilalang motor shop saka repairing dito sa Batangas. So i-DIY ko lang to, ano, papalitan lang to. So procedure lang nito guys. Ito meron tong Torx bolt. So special tools to, ayan. Gagamitin natin siya ng special tool Torx screw. Tapos tatanggalin lang natin to. So sumahan nyo ako guys, ano, yan. Ito na guys, ano, sumula na natin. Ito yung ating mga tools na gagamitin. So meron tayong clamp. Siyempre, ipapaliwanan ko sa inyo kung saan ito gagamitin ito. Pag natanggal kasi natin to, may ipitin natin, ipepress, kailangan natin ipress yung piston sa loob para bumalik. Para malagay natin yung bagong brake pad. So kung wala naman kayo nito, halimbawa, pwede nyo yung screwdriver. So, ang gagawin nyo lang, habang hindi pa kinakalas, pepress nyo lang to. Ito itong brake pad, kailangan maipit nya, may babalik na ganon, yung piston. Para pag bumalik siya, yung fluid tataas ulit doon, dito sa brake master nya. Ito, mapupunta ulit dyan. So, kasi guys, hindi advisable na naglalagay tayo ng fluid, ano, unless lang na may leak. Kasi, kapag nawawala na yung fluid doon, ibig sabihin dito napupunta. Numinipis na yung brake pad. Isa yung sign, isa yung palatandaan, paano natin malalaman din na manipis na yung brake pad. Ano? So, kahit sa mga sasakyan, ganun din ang procedure nun. So, meron tayong plies kasi meron dito tayong tatanggalin na lock niya. So, ito yung pinaka-special tools natin. Ito yung torque screw. Hindi ko naman masasabing screw. Pero ito kasi isang set. Ito, marami ng pinagdaanan ito. Marami ng mga sasakyan nagawa ito. So, ito yung torque niya. Pero kung wala kayong ganitong isang set, may nabibili naman na torque set na yung parang L-type. Parang ganun lang. So, pwede na yon. Kaya lang to mas maganda kasi may handle siya. So, umpisahan na natin guys. Ano? Tanggalin muna natin dito. Yan. Tapos, matatanggalan natin. Okay? Baliktad ko lang ulit yung camera guys. Okay. So, ito na guys. Ano? Simulan na natin. So, una natin gagawa yung procedure. Tatanggalin lang natin itong torque bolt niya. Ano? Yan, tatanggalin lang natin to. Madali lang naman tanggalin to, dalawa lang to. So basic lang to guys, ano, itong gagawin natin DIY ngayon. Kahit kayo, kaya-kaya nyo palitan to, kaya-kaya nyo gawin. So, dun lang sa hindi pa nakakaalam kung paano ang procedure. So, medyo magkakaroon lang kayo idea. So, sa video ito. So, tanggalin lang natin to. Yan. Yan, ito sinabi ko. Pag medyo matigas, kung wala kayong clamp ito, gagawin nyo lang screwdriver. So, ipepress nyo lang muna rito. Yan. Yung brake pad, may papasok nyo lang, papaipitin nyo rito. Yan. Tapos, malalabas nyo na to. Yan. Yan. Ito na siya guys, ano ito. Ito na guys, natanggal na natin 'yon, ano. Yan. Ito, tatanggalin natin lang 'to. Ito. Para matanggal dito. Yan, mauubo 'yan. So yan na 'yon, no. May pakikita ko sa inyo kung paano pinag-iba kung gaano kakapal. So yan. So tanggalin ko lang guys, ano. So kita ba? Yan, ito. So, unang step ta, guys, ito.
So, unang step guys, tatanggalin natin to. Ito. Yan, madali lang tanggalin to, ito. May lakas ito, yan. Lakto nitong pin. Ingatan lang natin, ano, baka mawala. Yan. Yan, tatanggalin lang to, ugutin lang to. Yan. Tapos ito, mapepre, itataas lang natin yan. Yan, tatanggal na itong isa. Yan. Ito, kita nyo kung gaano ito, tanggalin ko muna. Yan, tataas lang to, tapos tatanggal na. So, ito siya. Ito, ganito ang kanipis yung brake pad niya. Actually, hindi pa naman sagad na sagad, kaya lang, hindi ko talaga pinasasagad ito na sagad na sagad kasi masisira to. Masyadong, pag ito nasira, mas mahal kasi ito. Imagine mo lang, 80 pesos, kukumpara mo rito, ito siguro around nasa 400 to 700, depende sa style. So, ito na guys, ano, itong pisto niya, ito sinasabi ko, itong pisto niya, kailangan para makabalik natin yung bago, para mapalitan natin yung bago, so, kailangan ma-press to, ito to. Kailangan lumubog siya. Maliit lang naman to, actually kaya ng kamay minsan pag medyo malakas ka. Pero kung kumpleto ka naman sa gamit, ito. Ito lang yung procedure niya. Ito. Kaklam lang natin. Dito papasok tong clamp. Dito kasi ito yung ginagamit na pagka medyo kumpleto ng gamit, mas madali ang trabaho. Ito, ipitin lang natin siya. Yan. Yan. Kasi kailangan yung piston, kailangan mabalik sa loob para malagay yung bagong brake pads. So ito na siya guys, ano. Yan. Pepress lang natin. Yan. Ito. Basic lang to guys. Kaya lang para dun sa mga baguhan din. So idea lang. Yan. Yan, okay lang siya guys, ito. Yan. Tanggalin lang natin itong luma. Yan. Mapapansin nyo ito lumubog na. Bumalik na sa dating pwesto niya. So, malalagay na natin itong bago. Ito. So, bago ito buksan, kasi bilin sa akin ng ano, bilin ko kasi ito, walang kasamang sample. So, bago nyo buksan to, check nyo muna kung parehas talaga. Kasi kita mo naman to dito. Pwede siya sa Sniper, sa Mio 2. So, pwede rin siya sa Vega Force. Lahat ng Yamaha, pwede siya. So, make sure lang na parehas. Ito. Yan. Okay guys, buksan ko na. Yan. Ito. Ang pinakaiba naman, makikita mo, makikita natin guys. Ano. Malaki ng diferensya talaga. Yan o. Yung nipis niya. Kita ba yan o. Imagine mo gaano kakapal. Yan o. So, kabit na natin ito guys. Unahin natin itong ikabit. Itong nasa sa loob. May lock siya rito. Kailangan tatama dun sa loob. Yan. Mas maganda nito guys, ito. Tatanggalin natin itong kanyang dating original na itong pinaka clip niya. Yan. Ito. Sinisikot lang yung screwdriver. Tapos babalik natin dito. Lalagay natin sa kanyang bago. Yan. Ganon din sa kabila. Yan ito. Safety kasi yan doon sa brake pads. Pampakapal din yan. Yan ito. Mahalaga rin to. Yan. Okay na siya yan. So ikabit na natin guys. Unahin to. Yan. Nakaganyan. Yan. Sakto-sakto naman yan. Tapos to. Yan. Suot lang natin rito. Tapos yan na. Ganun lang siya. Ganun lang kabilis. Tapos ito na lock niya. Itong pin. Sus, babalik lang natin dito. Yan. Yan. Tapos itong lock. Ito ingatang huwag mawala. Ngayon kung nawala naman to, pwede naman palitan ng wire, maliit na wire. Kaya alam, mas maganda yung original syempre. Yan, ganun lang yan. So yun na guys, ano, okay na yan. Kagawin natin, kakabit na natin to. Babalik na lang natin. Yan. Ganun lang din procedure kung paano tinanggal. So, balik lang ulit natin to. Kanyang torque. Yan. Yung kanyang torque bolt. Ito naman kahit magkapalit lang, okay lang yan. As long as walang sira yung ano. Walang problema doon sa tread niya.
Yan, hapitan lang natin. Yan. Make sure lang natin guys na happy talaga ano, kasi delikado to preno kasi to eh. Dito yung buhay natin. Yan. Maganda lang kasi rito kasi dun sa nabibili na letter L type. Ito kasi mapupwersa mong hapitan. Kasi may handle, may ratchet handle. Yan. So ganun lang kadali guys, ano, okay na siya. Ngayon kung just in case meron kayong problema, alam mo, may leak, ano, dito pwede nung i-bleed dito. Dito sa ito to, bleeder niya. Pwede dito kasi nagbi-bleed. So ang gagawin lang ito, tanggalin ko lang to. Ayan. Yan yung bleeder niya. Halimbawa, i-stack up yung piston, hindi niyo mabalik. So pwede niyo gawin, buksan to tapos saka i-press. Lalabas yung fluid dito. Yun nga lang, pagka ganon, after nyo ring mag-bleed, kailangan nyo magdagdag dito ng ano. Kailangan nyo magdagdag ng fluid dito. May level yan dyan. Dito. Ano, medyo madilim lang. Ano. So, ang pag-press naman yun, ito. At saka nga pala guys, ano, isang paalala lang. Ano, kapag napalitan nyo ng ganyan, syempre, hindi pa nakapit yung brake pad natin. So, ang gagawin nyo muna bago i-alis, to make it sure, kailangan nyo muna ng bumbahin dito. Yan. Yan, i-set up nyo muna yan. Pre-press nyo lang muna yan. So, para kasi yan, magpipit yun doon sa loob. Yan. Yan. So, okay na to guys. Ganun lang kadali. Ganun lang kadali dito sa ating DIY. So, sana guys, may napulot kayo ngayong araw dito sa aking videos. At huwag nyo po sana kakalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin po sana ang notification bell para updated ulit kayo sa mga susunod kong videos. So guys, hanggang sa muli po. God bless. Thank you po sa panonood.